Hello! Kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng salmon steak with avocado sauce. At ito mga kakailanganin sa ating pagluluto. Nag-prepare ako dito ng 2 slice ng salmon steak fillet. Meron din tayo ditong olive oil, mustard, salt and pepper, ground black pepper po ito, butter, garlic, lemon. So, kalahating lemon lang itong ating gagamitin. Then, avocado. So, gagamit ako dito ng 1 avocado. Then, onion. Finely minced ang gagawin ko dito sa onion. Then, para po doon sa ating side dish, meron tayo ditong spinach and corn. Lulutuin ko ito sa butter. So, ito yung magiging parang pinaka side dish natin dito sa ating salmon steak. Okay, mag-start na po tayo ngayon sa ating pagluluto sa ating salmon steak with avocado sauce. Then, ngayon, ang unang gagawin po natin, so, lulutuin ko muna itong ating side dish. Yung spinach, then yung corn. Ang una po nating gagawin dito sa ating paglulutuan, lalagay natin itong butter. Hintay nating matunaw at iluluto natin yung ating sweet corn at spinach. Then, tunaw na itong ating butter. Lagay natin yung corn. Lagyan natin ng salt, yung pepper. Then haluin lang po natin mabuti. Pag nalanta na yung spinach at nag-half cook na siya, then okay na po, pwede na po natin hanguin. Okay na po ito, kaya i-turn off na natin ang heat. Okay. Mas maganda kasi pag hot cook lang itong ating spinach. Ngayon, gagawa po tayo ng sauce ng ating salmon steak. Gagawa tayo ng avocado sauce. Then, meron tayong avocado dito. Ikakat natin ito ng maliliit. Then, meron tayong lemon. Kukuha tayo ng 1 tablespoon of lemon juice. Then ngayon, gagawa po tayo ng sauce para doon sa ating salmon steak. So, narito yung ating avocado. After na nahiwa natin ng maliliit. Then, finely minced onion. Half teaspoon of salt. Then, 1 teaspoon of mustard. Then, lalagyan po natin ng white powder pepper. Then, yung lemon juice. Then, i-mix po natin ito. Paghaluin lang nating mabuti. I-try nyo po itong recipe na to o itong sauce na to. Masarap po itong sauce na to kasi nagtugma yung combination ng avocado at ng mustard. So, i-try nyo po kasi masarap talaga itong sauce na to. Okay, okay na po itong ating sauce or avocado sauce. Then ngayon, sauce. Narito po yung ating 2 slice na salmon steak. So, lalagyan natin ng pepper and salt. Sprinkle natin. Then ngayon,
So, meron pala akong hindi na-mention kanina. Kakailanganin po natin dito ng flour. Then, after na na-sprinkle natin ito ng salt and pepper. So, meron tayo dito yung flour. Cover natin. Kasi itong flour nakakatulong dito para nung hindi masira yung forma ng dish. Okay, ang gagawin po natin dito, ito ito-fry natin ito sa olive oil at saka sa butter. Ngayon, ang susunod po natin gagawin, so ipiprito natin o ipa-fry yung ating salmon steak. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon of olive oil dito sa ating frying pan, then lagay na rin natin itong butter. Hintayin lang natin uminit itong olive oil at butter. At ilalagay na natin yung ating salmon steak. Ngayon, mainit na po itong ating olive oil at butter. So, ilalagay na natin yung ating salmon steak. Dapat lang, medyo i-turn over na natin. Balik-tarin natin ito kaagad. Yan, nabaligtad na natin. Pag nabaligtad na natin, lalagyan natin ng cover. Then, pababayaan natin iyan na maluto. So, low heat lang po tayo dito. Then, ngayon, after 5 minutes, sa pagpa-fry natin dito sa ating salmon steak. Then, okay na siya. Then, before natin siyang hanguin, then before that, lalagay po natin yung ating finely minced garlic. Yan. Lalagay natin yung ating garlic. Yan. Naamoy na natin yung aroma ng garlic. Then, i-turn over natin. Baliktarin natin. Then, ang gagawin po natin, lagyan po natin ulit ng cover at pabayaan natin maluto yung garlic for few seconds. At pwede na natin i-turn off yung heat. At pwede na rin natin hanguin itong ating salmon steak. Okay. Then, ngayon, after few seconds, so, i-check po natin. Then, okay na po. Ang gagawin natin, turn off na natin yung heat. Then, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating salmon steak. Then, narito yung ating avocado sauce. Ang gagawin natin, so, lalagyan po natin dito. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!